Bali, welcome back naman po tayo sa aking YouTube channel. Yan. At pagod na pagod. Nag-construction tayo. Yan. Bali, meron po tayo itong bagong papisa na mga process na Peruvian. Yan, bisitahin natin. Isa, Brazilian asin. Yan. Porota ko rin. Tapos, to Peruvian. White Choco. Black Knight. Milsim's Black Sweater. Yan. Ito yung materialis ko, pag-alagala lang, Black Knight. Oh, uy! Uy! Dumalabang! Matapang! Yaman na ba? Natuloy. Ito, matapang ito. Nakakabulot talaga siya. Ayan o. Matapang yun, guys. Talagang kursunada talaga ako nun tirahin. Ito, masipag to yun. Ito, masipag to. Ayan. Ayun, umabanti na. Ayun. Oh, no. Gusto ko tirahin. Su. 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 No. Nangahabol yan eh. Ayun. Uy, ayun. Uy. Lumalaban eh. Matapang ito eh. Ito yung Peruvian na ano ko, Black Knight ko, small breed. Matapang to eh. Nangahabol talaga to. Ayan. Dun. Nangahabol talaga. Ayan. Nangahabol talaga to eh. Ayan na. Nangahabol. Matapang yun eh oh. Tapang yan guys. Ito naman yung mga bagong papisa ko. Yan dami. Pagkarami-rami. Yan. Mga black skin to. Yan Peruvian oh. Black skin siya. Yan. Ito Kalpara. Kalpara na to. Kalpara gold. Yan oh. First day pa lang. Kasi karamihan kasi ginagawa kasi ng mga small backyard breeder. Nagbibigyan na sila mismo ng antibiotic. Mali yun. Dapat sa day old pa lang, bigyan nyo po sila ng electrolyte tsaka multivitamins. Para sa ganun, kung magkasakit po sila, meron silang panglaban sa anuman sakit. Kasi kung ibubooster nyo yung mismo mga sisiw sa antibiotic, pag once na tinamaan sila ng sakit, hindi na nila mismo makikilala yung mismong mga gamot na ina-apply nyo sa kanya. Kaya mas mainam, binibigyan nyo mismo ng multivitamins yung mga sisiw. Yan. Multivitamins yung mga sisiw para lumakas yung mismo resistance niya. Meron tayong ano dyan eh, decalp. Ito yung mga malalaki na yan, pero mga ibang crosses. Eh talaga, kusunado talaga ako na ito eh. Nakahabol eh. Oh. Ayan yung mga inahin ko na mga Peruvian. Pag-alagala lang, iba wala na eh. Talagang ano talaga siya oh. Oh. Ito naman, process na to. Small breed na. Kasi pag neto, may pisana naman oh. May pisana naman siya oh. May mga pisana siya. Benting itlog. Nalimliman niya. Beting ilog, nalimliman niya. Ilan lang natitira, oh. Isali natin doon sa kabila. Beting itlog, nilimliman niya. May mga iba-ibang mga naglimlim. Eh, may tatlo pa, oh. I-check ko yan mami ang gabi kung meron. Yan. Eto, comment kayo. Sa tingin nyo nga yan, babae o lalaki? Ayan, ilabas natin. Yan, sino makakapag-identify na ano to, babae ba o lalaki? Kilatisin nyo nga, paki-comment na lang. Yan. Yung check nyo nga kung babae ba siya o lalaki. Yan, tingnan nyo nga kung babae o lalaki. Comment kayo. Ito, white hats. Crosses na siya sa Peruvian na Black Knight. Pero ito lumabas sa kanya. Crosses na kasi siya.
Pero malaki, mahaba pa rin ang ano niya. Yan, paki-check nyo kung babae ba o lalaki. Paki-comment, mga guys. Yan, paki-check. Binabae ba? O talagang babae? Yan, paki-check nyo. Comment lang kayo, comment. And delikado tayo eh, delikado. Nangahabol talaga to. Nangahabol talaga, nangahabol siya eh. Nangahabol siya eh. Marami yan eh, mga nakakawala yun lang yan. Mga Peruvian natin. Yung iba kasi eh, namatay ng bagyo eh. Yan. Yan, ang daming mga sisi. Kalpara, Black Knight, crosses na po yan. Yan. Yung nga lang ha, sa mga backyard natin po dyan, hindi po tayo nagmamagaling, pero base lang po ito sa mismong experience ko, tsaka nagsiseminar. Kaya konting tips lang sa mga backyard natin, kasi may mga na-encounter kasi ako na first day pa lang na pag-apisa ng mga sisiw, binibigyan nila mismo ng antibiotic. Mali po yun, dapat bigyan nyo po sila ng vitamins para mayroon silang lakas sa kanilang sarili. Kasi kung ibubuster nyo yung mismong mga sisiw dun mismo sa antibiotic, paano na lang kaya kung magkaroon sila ng sakit? Eh, yung binibigay nyo yung gamot, di nila na-apply, di na nila makikilala. Dapat palakasin nyo po yung resistensya ng mga sisiw. Para kung sagaling makalagpas naman po sila ng 1 month old, eh, meron po silang antibody na malabanan yung mismong mga sakit na natapos sa kanila. At huwag nyo rin kalimutan mag-immunize. At linis-linis na rin ng mismong backyard nyo. Yan. Yun lang po. Bali, God bless sa inyo. Yun. Nakabang siya. Nakabang siya, oh. Nakabang, oh. Oh. Nakabang yan, oh. Oh. Kita nyo, yung mga mismong, ano natin, bagong pasisiw. Bali, naglilo tayo kasi mga kabagwis natin sa pagbibreed. Pandemic. Hindi tayo mga nakapag-post ng mga about sa mga manok dahil nagka-busy tayo eh. Eh nagka-pandemic, wala masyadong benta-benta. Kasi yung mga nakikita niyo yung mga post ko dati na maraming bumibili sa akin ng mga Peruvian. Iba-iba. Kasi nasa group kasi ako, mga kabagwis. Ibang group kasi ako. Breeder. Ako ng mga Peruvian. Ngayon, yung isang account ko kasi, pinag-close ko muna. Kinulose ko muna yung isang account ko. Doon ako nagsisell ng mga, nagbibenta ng mga crosses, saka mga pure na Peruvian. Tapos, yun, marami nga naghahanap nga sa atin. Kasi daming record o kaya nagbigay ng record sa kanila eh, yung mga nakuha sa akin kasi 50-50 na kasi sila, crosses na. Ngayon pinag-crosses nila, kaya maganda naman daw yung resulta, maganda naman yung mga feedback sa akin, lalo na nag-out kasi ako ng mga crosses kasi 1 month old, minsan day old pa lang kinukuha na sa akin, pupunta na dito sa akin. At kagaya nito, itong isa na to, nagsimula siyang magbreed. Materialis ko pa ang gamit niya. Ngayon, doon siya mismo nagsimula sa materialis ko. Hanggang yung sisiw na yung nabili niya sa akin, pinalago niya, pinarami niya. Ito yung unang meet namin. Pagpunta niya sa bahay namin. Bumili siya mismo ng months old. Ano yata yun eh. Tatlong Peruvian na dark skin tsaka isang normal skin. Ito yung siya yung ano pa lang yung unang bili niya. Tapos ito naman yung isa. Ito na yung mismong pagbisita niya sa akin. Kasi nang one time na pumunta siya sa nakita niya yung post ko, hinanap niya kasi ako dahil bakit na wala na ako sa group, di na ako nagpo-post ng mga maraming mga manok. Yun.
Tapos nag-update siya sa akin, sabi niya, "Oh, kamusta yung mismong nabili niya, nabili mo sa akin na mga Peruvian?" Yun, maganda yung mismong resulta kasi hindi naman babalik yung buyer ko yun kung mahina eh. Eh nakailang bili na siya sa akin, hindi lang dalawa, tatlo, isa. Hindi marami pa. Kaya maganda yung resulta nung kombinasyon ko ng mga Peruvian na pure tsaka yung mismo mga crosses. Tapos in-apply niya rin sa mga hats niya. Kaya yun, kumuha ulit siya ng mismo mga ano ko, mga cross na Peruvian ko. Yun. Kaya yung mga materials na nauna niya sa akin ginamit, galing sa akin yun. Tapos yun, nag-upgrade, kumuha sa ibang mga farm, kumuha sa ibang breeder. Yun. Kaya siya na yung mismong sikat ngayon sa group namin. Eh dati kasi marami sa akin nagpi-PM, marami sa akin lumalapit kasi iilan lang kami noon ng mga Peruvian breeder dito sa sa lugar namin. Kaya dagsaan rin kuha sa akin. Yung iba dumirekta sa farm pero namahalan sila. Pumunta sa akin, layo-layo pa naman ang Sorsogon, malapit naman yung mismong pinaka-original na breeder talaga ng Peruvian doon. Pero dito sa akin pumunta, nakamura-mura na. Kaya maraming salamat pa rin doon mismo sa mga bayar natin nagtangkilik. Yan, na bumibili sa atin. Bali, yaan nyo, matapos tong mismong pandemic, at makapagsimula ulit tayo mag-breed ng mga iba-ibang klase. Eh ang gusto ko sanang i-breed para may iba naman yung Muff Balbasado tapos walang balahibo sa Lieg at natawag nilang Texas Cobra. Kasi one time nakita ko yung post ni Iskulin, parang meron siyang hinawakan na Texas Cobra. Parang yun, inganyo lang ako. Tapos combination rin siya ng asil o igun, mga ganyan, Oriental Chicken. Kasi nakita ko yung mismong laro. Kasi siya, guys, pawis tayo dahil galing tayo sa construction. Nakita ko yung mismong mga laro nila. Madiskarte, timing, tapos accurate yung mga palo. Accurate. Lalo na kung matigas-tigas na yung mga manok, may edad na. Talagang magulang talaga siya. Kaya naiingganyo akong mag-breed sa mga oriental ng mga manok. Tapos ipaparesan mo, siyempre ilalaban mo sa mga Texas, mga ano na, parang sabi nila, lawgaw o nalilito yung laro nung diskarte ng mismong Texas pag nakalaban sila ng mga manok na ano lang, Oriental Chicken lang, mga gaya na mga igun, Brazilian, asil, shamo, tapos mga Peruvian, mga ganyan. Yun, bali ngayong pandemic kasi noon naglilo tayo. Hindi tayo in-out ko yung ibang mga materials. Dinispose ko siya kasi wala naman tayo, hindi pa ganun normal yung sitwasyon eh. Kaya wala naman tupada, wala naman sabong sa galyera, kaya limitado. Humina yung mga sale ng mga backyard breeder natin na nagbibenta sa mga group. Kaya ngayon matatapos na itong mismong pandemic, ipag-pray natin na sana yung mga backyard breeder natin at makapagbalik, magbumalik ulit sila mismo sa pag-breed. Kasi mahirap pag-breed na hindi naman nakukonsume yung mga alaga natin, hindi naman na ilalaban, mga ganyan. Kaya ngayon, maging normal na, yun, pwede tayo makapag-breed ng mga Peruvian, balik ulit tayo sa mga pag-breed natin. Kaya sikapin kong gumanda yung ipoproduce ko ng mga magagandang materialis. Siyempre, kukuha tayo ng mga manok na galing sa farm at i-crossbreed natin din mismo sa ibang palahi, sa ibang mga farm rin. Kaya ganun-ganun lang. Kasi tayo kasi, habang ang isang breeder kasi, dinidiscover natin yung mismong bloodline, yung templado. Kaya minsan sabihin natin, hindi siya accurate yung laro niya, parang mahina. Try ka na naman ng panibagong breed. Ganun lang mga breeder. Kasi hindi naman natin mape-perfect yung magandang kombinasyon na gusto natin. 'Yun. Kaya pero nung pasalamat pa rin ako sa mga buyer ko. Ayan, mga 'yan. Mga nagtangkilik sa akin 'yan, mga
talagang mga sure buyer ko talaga yan. Minsan bumabalik yan sa akin. Kaya pag once na alam kong nananalo yung mga manok, pag bumabalik sa akin, yan, nakaka-discount na sila. Nakaka-discount sila. Yan, nakaka-discount sila. Kaya kukunti lang mga ano ko, kukunti lang mga produce ko ngayon ng mga manok ngayon. Kasi nga, hindi pa normal eh. Hindi pa normal kasi COVID pa. Kaya yun, magsisimula ulit tayo magpaparami. Kaya maraming salamat sa mga nag-like, subscribe sa akin YouTube channel. Bali, huwag kayong magsawa dahil hindi pa po ito nagtatapos itong mismong vlog natin. Bali, marami pa tayong pag-uusapan at marami pa tayong lalakbayin at pupuntahan. Yan. Kaya maraming salamat. Shoutout ko pa nga pala si JC's channel, yan asawa ko. Paki-subscribe po ang YouTube channel niya. Tapos Chanos TV. Tapos Parekoy's TV. Tsaka si Elvis Bright Ideas. Yun. Sister ko sa Sweden. Yun, bali, shoutout sa inyo lahat dyan. Ingat kayo lahat dyan. Bali, God bless. Bali, love. Okay, thank you. Goodbye.